Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! And it's a long weekend! Yes! Saan ang plano? Monday, National Heroes Day. Yun, no? Sino nga ba ang hero ng iyong buhay? Yes! Ikaw, sinong hero ng buhay mo? Nanay ko. Oh, nanay din. Sorry sa mga tatay namin. Mahal naman namin kayo at alam naman po namin na hindi kami magagawa kung wala kayo. Pero bakit laging nanay? Ikaw tanghenyo. Ay, syempre, nanay. Nanay din. Baka dalawin ka eh. Mahirap na. Oh. Ay, iba kasi talaga nagawa ng mga nanay sa buhay natin. Eh. Sabi ko nga sa'yo, bayani ng buhay. Isang araw lang ang tatay bida. Father's Day lang. Sunod na araw, Mother's Day ulit. Ako nakakalurke. O ingat po kayo saan man ang inyong biyahe ngayong darating na long weekend. Sana po huwag patanga-tanga. Pag sinabing bawal dyan sa lugar na yan, huwag nang pumunta. Minsan kasi ganun tayo. May pagkamakulit tayo. Sutil tayo. Correct. Nilagyan na nga ng mga harang kasi bawal, tatanggalin. Tapos magtataka, bakit nasugatan? Ay, speaking of hero, batiin na rin din natin yung mga kasundaluhan natin na bumisita. Yes. Ay, oo nga. Nataranta nga si partner, hindi niya alam magagawin eh. Grabe ka. Silang nataranta kasi hindi nila pa alam paano mag-boomerang. Sabi ko, boomerang tayo. Tapos ako lang gumalaw. Sabi ko, ano ako isama? Pagpasok ng mga sundalo dito, oh, si Katriona. Yes. Hindi, ang sabi nila, uy, si Katriona nga pala. Sabi, ako dam ako na. Uy, si Katriona nga pala, may balak din. Ano ba na sa service? Kasi ginagawa na ng mga artista, di ba? Oo. Di ba? Eh, alam pa ako eh. Good. Hindi, lang pa ako. Hindi ko carry. May mga nag-i-invite. Hindi ko ba may nag-i-invite din sa'yo maging part of the service? Oo. Ay, wala. So, hindi, sa edad ko na ito, anong gagawin ko doon? Magugulo lang yan po. Baka maging abala pa daw. Lagi doon ako sa veterans office. Oo, baka doon sa veterans office kasi ito, isama mo yan sa service. Abala yan sa halip na go-formation. Pag-problemahin natin kasi kailangan may oxygen. Sa baby, di ba katulong yan? Ipermisyuhin tayo yan. Sa veterans office na lang ako. Ako na bahala doon. Yan. Pwede. Depende. Eh, sa'yo ba may nag-invite na? Oo, kaya lang nagtanong-tanong ako doon sa mga, di ba may tropa akong sundalo, si ano, si Pata. Ba't iba yung ano? Yung training. Yung training. Sabi ko, kwento mo pa lang, hindi na namin kaya eh. Talagang may tao na nararapat para dyan. At sabi ko, hindi ako. Oo. Hindi tayo. Malabo. Imposible talaga. Yan. Wala. Oh, good luck po dun sa mga nagbabalak. Yan. At saludo po kami sa inyo. Oo naman. Nag-disabisyo talaga sa maraming sa bayan. Oo. Kasi kayong nagpapanatiling safe kami. Yes. Dito saka ano talaga sila, God, country. Totoo. Yun yung ranking nila. Kasi ano eh, talaga. At alam niya ng mga may pamilya. Tama. Na ang kanilang mga asawa ay mga sindalo. God, country, tsaka chicks. Oo. Yung chicks nila, yung misis nila. Ayun. Oh, grabe si Chuper, makatawa. Grabe ka naman yung tawa mo, ha? Masaya eh. Masaya-saya mo. Oh, kasi ngayon na, yung nanay nga, yung tropa ko ngayon, nung talagang nag-decide yung anak niya na maglingkod sa bayan, talaga umiyak ng matindihan. Kasi anak, hindi na kita pag-aari. Pag-aari ka na ng bayan. Totoo yan. Kasi kahit na gaano kahaba yung preparation niyo, kunyari for a vacation, let's say, nagpaplano kayo, siguro a year ahead, pinagplanuhan nyo na meron kayong bakasyon. Kapag during the time of vacation at sinabi na red alert or ano, wala talaga. Kaya kung sa Amerika, di ba naririnig natin yung cartoons na G.I. Joe, ibig sabihin yan, government issue. So parang pagmamayari ka na ng gobyerno. Oh, ganun. Diba? Kaya saludo tayo kasi hindi lahat kayang tanggapin yung ganyang klaseng setup. Uh-huh. At saka yung battles that they have to face, literal na battle. Uh-huh. Correct. May kwento nga sa akin, alam mo, nasa gera sila, tapos hindi nila alam sa paano sila magtatago. Kasi isang puno sila, pinagkasya nila, lima sila. Sa puno, talagang sunod-sunod sila. Kaya
Eh, grabe ang training eh. Oo. 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 Tapos nga may... Aso, hindi talaga ako pwede. Ang taba ko. Lalagpas ako sa... Nakadamplis ang braso. Magtatamaan yung braso. Nakikita agad. Ayun ang kalaban. Ayun. Kasi makita nila, diba, coconut tree. Oh, ito coconut tree. Tapos yung braso ko nandiyan. Hanap ka ng balete, malaki-laki. Eh, paano kung, eh, puro sa that time, diba? Nyug lang. Nyug lang. Diba? Kasi dyan naman sa bansa natin, puro nyug. Paano wala pa ako nakita? Oo, oh, wala pa ako nakita nyug na mataba. Tatamaan ka. Tatamaan. Hindi talaga. Ngayon ko na lang. Okay. Baka ma-hurt ako eh. Literal ma-hurt. Diba? Ay, nako. O, hindi biro talaga yun. Kaya yung dedication nila pare, para sa bayan. Kaya very rigid yung training. Kasi nga, in times of battle, kung kailangan mo pagkasya yung sarili mo sa lima kayo sa ano. Paano kayo magtatago? Sige, diba? Diba? Kailangan patong-patong kayong ganun para hindi makita. Mm-mm. Tsaka yung kwento nila na ano, yung tipong kasabatchmate kayo sa, during ano training. Mm-mm. Tapos lumaban kayo sa gera, sabay kayo natulog, pagising mo wala pwedeng na siya. Pwedeng wala yung isa. Mm-hmm. Nangyayari sa akin, talagang ang hirap nun ha. Si Totoy Bato pwede dyan eh. Mm-hmm. Si Totoy Bato? Oo. Bakit? Pag may kalaban niya, yakap lang sa kahoy. Camouflage. Ang hirap talaga pag-absent. Pinag-uusapan. Pisaw niyango. Andiyan ang kalaban. Nasaan yung kalaban? Wawala. Harap lang natin kanina. Alam ko, malapitan na yan. Bakit na wala yung kalaban? Ibig sabihin, meron talaga ano, may advantage ang kulay ni Totoy Bato. Kulay tsokolate, di ba? Magbe-blend din sa lupa, di ba? Higiga na lang. Ano sinabi ni Nardong Puto? Oh. Ano sinabi ni Cardo na hindi mamatay mabal? Nagbe-blend sa lupa. Oh. Pag may kalaban, maghuhubad na siya. Tapos didikit sa kahoy. Huwag kang absent, Totoy. Alam mo, para hindi ka na mag-uusapan ng ganito. Din, yan din yung ano, in-realize ko. Pag, huwag kang absent kasi kapag absent ka talaga, ano yan, ikaw talaga yung topic. Oo, oh, totoo yan. Oo, oh, tingnan mo. Pero natawa ko dun ah. Yayakap lang siya sa puno. Safe na siya. Nakakaloka talaga. Oh, yeah, yeah. So saludo tayo sa lahat ng mga naglilingkod sa bayan. Correct. O yung dinedicate ang kanilang sarili, ang buhay nila, maprotektahan lamang ang bayan. Tama. Yun. Kasama yun na yung mga kapulisan natin. Oo naman. Yes, sundalo, oh, diba? Kapulisan. Hindi madali. Hindi madali talaga, promise. Miss Judge. Yes. Diba? Tapos hindi din naman malaki ang sahod. Diba? Yung mga ganun. Totoo yung sinasabi nga nila, kayo natutulog kayong lahat pero kami, gising kami. Para bantayan ng bayan. Proto, diba? So, saludo tayo sa kanila. Nabuhay. Speaking of dedication, yes. Sabi ni isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2011. Hi sa'yo, Tanghenyo. Grabe ang dedication ko sa trabaho ko to the point na sobrang pagod ko na. Ano bang pinaglalaban ko sa trabaho kong ito? I'm just young but I look old. Tama ba to? Ano po ba dapat kong gawin? Okay. May meron kasi minsan na ano eh, na nakakatandang trabaho diba, talaga. Diba ganun eh, oh. Diba? Yung parang pag-uwi mo parang ang tanda mo na. May ganun eh. At meron din naman na hindi yung trabaho ang may problema, kundi yung tao. Yes. Parang sobrang, alam mo yun, parang parang lahat competition, lahat ano, lahat alam mo yung ganun. And feeling ko kapag ka young ka ganun ka eh. Mm-hmm. Parang lagi nga everything is a competition. Mm-hmm. You always have to be on top of the game. Lagi, correct. Laging may ganun feeling. Kailangan makaipon na marami. Yung mga ganun. At kapag ka ganyan lagi, nakakapagod talaga yan. Alam mo yun? Yung dadating ka talaga sa punto na niya eh. Parang ano nga, yan yung mga tao yan. Ano pa ba ang pinaglalabang ko? Tama. Diba? Yung mga ganyan. Hindi naman masama yung maging competitive sa ilang mga bagay. Pero dapat alam mo din yung ano yung hangganan mo. Mm-mm. Diba sabi nga nila, do not push yourself to the limit. Kasi pagka ganyan, maaga ka talagang mamamatay. Number one ka nga lagi sa competition. Oo nga, pero number one ka ding nasa nakalinya sa mga matetegi. Oo. Ako. Kasi nakastress yan ha. Nalala ko lang yung nabanggit ng teacher ko dati, yung guro ko dati na sabi niya na
alam mo, medyo naiingit ako kasi sa dati daw, sa murang edad ko daw na alam ko na kung anong gusto ko. Kasi yun ang pinaka-importante daw sa lahat. Kung alam mo kung anong gusto mo, hindi ka mahirapan. Parang kung alam mo kung anong gusto mo, yung efforts mo dedicated towards tama. Hindi yung sabog na marandami mong gusto mangyari. Ano ba talaga? Baka ganun. Kaya nakakapagod, di ba? So okay lang din naman yung mag-try ng iba't iba hanggang until finally makuha mo kung saan ka dapat. At saka, alam mo, tsaka lagi mo dadasalan yan. Kasi minsan, kahit na pinipilit mong mapunta doon sa isang lugar, di ba? Kung hindi mo naman, hindi ka naman talaga meant to be planted in that place, di ba? Hindi talaga, hindi ka din magtatagal dyan eh. Totoo diba? Yan. I-redirect ka pa rin eh sa ibang lugar, dapat. Sa ibang bagay. Ako all my life, ang talagang pangarap ko, corporate. Talaga. Pero bakit dinala ka dito? Bakit ako dinala dito? Diba? As in, wala talaga to sa ano ha? Wala to sa plano. May mga iba katulad mo partner na alam mo na kaga. Diba? Yung mga tipong nagre-record ka pa sa mga cassette tapos sinasubmit sa mga radio station. Sa mga radio fan ako eh. Talagang bata pa lang ako. Ang sarap-sarap po ng kinikilig ako pag napapakinggan ko yung pangalan ko na binabati ng DJ. May mga ganon. May mga tao talagang alam na nila. Diba? May mga taong katulad ko na alam ko rin kung anong gusto ko pero hindi pala ako doon. Correct. Diba? Pero dinala ka. Pero diba? dinala ko doon. Diba? Pero ito na ba, masasabi nyo na ba na ito na yung niche ninyo? Na, sa palagay ko. Oo. Sa palagay kasi ko. The fact na tumagal tayo more than a decade, diba? Pero alam mo ha, minsan yung iba, kung kailan sila nag-40 or nag-45 or ano, sa kanila marirealize, hindi pa pala doon. Correct eh. May mga plot twist. Sa buhay na parang akala mo ito na yun, kung pala hindi pa pala. Meron pa palang so much more. Ito yan, sabi nga na, yung mga taong dumating ng 40, hindi nila akalain din. Ako may mga nakakwentuhan din ako na gano'n na, akala ko doon talaga ako tatanda sa trabaho ko dati, pero dating nila ng 40s, ang dami mga dumarating pang mga opportunities and it's never too late. Correct. Kaya yung mga businessman na ano na nag-boom ng 50, doon lang din nila na-discover eh. Na pwede pala. Oo, ako na akala ko nasa bangko ako, doon ako tatanda. Akala ko nasa office lang ako pero hindi pala. Akala ko sa ganitong field yung pala hindi. Oo, 'di ba? So, life is exciting. Oo, nakakadami surprises. Oo, nakaka-stress pa minsan but it's really very exciting. And isa ko ring natutunan doon sa buhay, relax ka lang, chill ka lang kasi kapag ka laging ang tingin mo sa mundo, yung ang bilis. Competition. Tsaka lagi ka nagmamadali, relax ka lang. Enjoy life. Enjoy. Tsaka choose your battles. Yun yung natutunan ko. Kinikwento ko nga dito sa bisita nating si Paul, na dati nating OJT. Yes. Sabi ko, dumating ako sa punto na napagod ako sa salitang competition. Dati kasi, every little thing affects me. Yung parang tipong, sinabi ng ganito, ganyan, gagante ko. Ganun pagbata ka eh, gagante ka. Ganun, di ba? Pero, dadating sa punto na nakakapagod siya eh. Totoo. Tapos marirealize mo na pipiliin mo lang yung mga battles mo sa buhay. Hindi lahat kailangan mong patulan. Tama. Hindi lahat kailangan patulan. Hindi lahat intindihin. Diba? Kasi yung mga gagawin mo talaga lahat yan. Mas-stress ka. Tatanda ka lang na maaga. Mausisa mo, malalaman mo. Humihina na immune system Correct. Mo. Lagi kang pagod kahit hindi ka naman talaga nagtrabaho the whole day. Kasi nga affected ka sa lahat ng bagay. Mm-hmm. So, pwede mong subukan. Kasi ang fast-paced ng mundo eh. Sobra. Mm-hmm. Ang bilis-bilis. Alam mo kung paano ko yung na-realize. Kahapon, nakita ko ulit si Raisa May. Si Ate Raisa. Raisa May Dizon. Unang nakita siya ni Ate Raisa nung buntis ako, si Princess. Diba? Guest tayo sa Raisa May Show. Diba? Buntis ako kay Princess. Parang kailan lang yun. Tapos kahapon, naglalaro na sila sa Slides na together. May boyfriend na siya? Hindi ko sure. Hindi ko sure kung meron na. May boyfriend na. Pero ang bilis ng panahon, ha? Isipin mo yun. Ang bilis ng panahon, ganun ka bilis yung buhay. Ganun ka fast-paced yung life. At kung lagi ka magpapadala dun sa bilis, hindi ka mag-chill, hindi ka magre-relax or talagang mapapagod ka. Yung nararamdaman mo, isipin mo, you are young but you feel so old. Ang bata mo pa para makaramdam na matanda ka na. Parang chill, lang yan. Chill ka lang. Slow down. Kumbaga sa lapis, dapat kinakailangan mo,
asahin yung sarili mo. Mm-hmm. Kasi pag malaki, makalat yung ano, magulo talaga. Correct. Din. Hindi, kaya nga, di ba, sa isang 8-hour job, mm-hmm, merong coffee break, correct, merong lunch break, diba, may sa, chismis time. Oo. Di ba? Nakakatulong din yan. Para kasi ano, yung diba, chill time na yun. Eh. Oo, yung chill time na yun, yung icebreaker na yun, it gives you time to, di ba, bounce back. Yes, diba? Unwind. One at a time. Eh. Oo, so alam ko, kasi pag bata ka, ang dami mong gustong gawin eh. Ang dami mong i-prove sa mundo na kaya ko to. Eh lalo pa mga ba, ang mas ba, pag mga bata ngayon kasi iba na nga yung ano nila, yung pag pagtuturo sa kanila. Talaga mas may alam sila. Uh-huh. Yung anak ng kapatid ko. Sa school nila, ang tanong robotics grade 1. Sagutin mo ang ni Tanghenyo and robotics. Sagutin niyo ang tanong na ito, ha? Alam ko, pag robotics, di ba yun yung tunog ng washing machine? Ano daw? Sabi nung ano, ng landlady namin, eh, robotic na yung tunog yan. Malapit na masira. Yun ang alam natin. Di ba? May infection ka. Robotics. Bakit? Explain mo para makasabay kami. Ito ah. Ito ang tanong sa ano, sa grade 1 student. Okay, robotics. Which of the ano naman, in fairness, multiple choice. Okay. Which of the following neuron blocks can make the other neuron blocks work? Utang na loob. Ano neuron blocks? Neuron nga lang. Nag-shutdown na yung isip. Pagbanggit pala ng neuron. Mental block na. Alam mo, sa kasi ten, grade 1. Grade 1. Sa 10 items na ito, ito lang ang nasagot ko. It makes a buzzing sound when it receives an on signal. Yun lang. Buzzer. Diba? Ayan. Ewan ko. Ako, nung grade 1 ako, small circle, small circle. Ganun ba yun? Which of the following blocks show a wireless connection between the blocks and the tablet computer? Utang na lang! Pakialam ko! So, ang sa madaling salita, yung mga bata kasi ngayon, mas iba kasi talaga sila. That is why siguro, when they graduate, parang mas ano sila, hyper? Oo. Mas parang, ang dami nilang alam, ang dami nilang gustong gawin. Kasi nga ba, grade 1 pa lang, ang dami na nilang alam. Uh-huh. Diba? Kaya siguro parang, ano, nakaka-stress ang buhay nyo. Kaya kami mga bubot, chill lang eh. Walang problema. Oh, diba? Walang isipin eh. Wait, next lang. Wala kasing alam. Diba? Chill lang tayo. Kasi, walang isipin. Bakit stress sarili mo sa mga bagay-bagay? No? Choice mo yan. Sa bagay, no? Pati yung mga gustong umaman. Tingnan mo yung mga tambay. Wala masyado problema. Sila, ang haba nga ng buhay nila. Kaya nga eh. Araw-araw pa nagiinom yung mga yan. Tama, o. Ang bisan lipas gutom pa nga eh. Pero yung mga ano, ang bilis mamatay. Yung mga problemado kung paano kikita ng pera. Totoo, di ba? Kasi araw-araw nag-iisip, ano ba? Paano pa makikita? Mga ganun. Pag-uwi ng bahay, galing sa trabaho, kala mo, galing digmaan, pagod na pagod. Di ba, mainit lagi ang ulo. Kaya yung tambay, lumipas maghapon, ng ngiti-ngiti pa rin. Yan mga tinuturo ni Chuper. Maging tambay, maging bobo. Kung iisipin din naman natin. Sarap lang. Logically, kung iisipin natin, kung ang cellphone nga, pag marami kang niloload na application, correct, nagahang din yan. Ganun din sa utak ng tao. Tama. So, psychologically, parang pagod na pagod. Kaya parang feeling namin, yun yung rason dun sa nag-PM, kung bakit you're so tired. Kasi parang lahat din inaako mo. Huwag mo ding akuin lahat. Jesus Christ. Ang tawag dyan, Messianic Complex. Yan yung tawag sa'yo. Yung parang gusto mong akuin lahat. Alam mo yon, kasi feeling mo you're the Messiah. Hindi eh. Ang layo ah. Ang brain kasi natin according doon sa mga tropa nating mga psychologists. Sino yan? Sino? Nakalimutan mo na naman. Yung pangalan. Na yung brain natin is parang ano siya eh, parang sa computer memory na kinakailangan ko minsan mag-defrag din tayo. So may mga exercises na dapat gawin. Yun. So pag marami masyadong napaprocess na doon ka nakakaramdam ng stress. Kaya nga diba paminsan kapag yan nga yung sinasabi mo parang ang dami na nangyayari. Minsan parang feeling mo gusto mo makakita ng dagat. Parang feeling mo ayoko makakita muna ng tao kasi correct, kailangan mo talaga ng breather. So I think that's what you should do. I think you need a breather. Ang daming pinaprocess ng utak mo. Ang dami masyado eh. Try to unwind. Tsaka yun nga eh, tinanong mo paano bang pinaglalaban mo, di ba? Kasi yun nga eh, yun din ang tanong namin sa'yo. Ano pinaglalaban mo? Parang pagod na pagod ka. Anong gusto mong patunayan? Diba, pero patunayan naman yun if you want to prove yourself.
yourself. Although, that's very good. Alam mo yun, ikaw yung tipo ng tao. Motivated ka eh. Very motivated, saka talagang ano. Pero, again, tao ka lang. Oo, napapagod, di ba, na nasasaktan. Di ba, na-drain din, na-exhaust din. So, yan. Time to unwind. Kung may chance ka, then hanap ka ng paraan para makapag-unwind. Makapag-relax. Importante yun, mga kaibigan. Correct. Ito effective to usually na ginagawa pag medyo stress ka na yung laging naririnig natin, back to basic. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Reset. Reset. Correct. Diba? O, ganun. Ako na yung gito ko sa mga kaibigan kong simple lang eh. Oh, yung mga ano lang. Yung mga hindi nag-aral. Kasi pag nakipag-usap ka sa tao matatalino, parang hirap nila. Nakakapagod sila. Pero kasi ako may mga friends akong na talagang high profile, matatalino. Madi-differentiate mo eh. Kung paano kung ano yung mga usapin. Oo. Pagkausap mo yung mga taong saktuhan lang. Talagang chill lang. Puro inuman ang alam. Ganyan. Tawa lang kayo ng tawa. Tawa ka lang ng tawa. Tapos kapag ka ang kausap mo mga malalalim na tao, mapapaisip ka tungkol sa life mo. Pag-uwi ko, pagod ako. Siguro kasi talaga, alam mo, kaya hindi mo talaga pwedeng i-compare yung buhay mo sa buhay ng iba. Kasi iba-iba talaga eh. Diba? Tama. Isipin mo, isang Christopher, inggit sa tambay. Diba? Diba? Ito totoo. Parang, napag-usapin na natin yan. Walang trabaho, walang makain. Pero parang saya-saya nila lagi. Diba? Parang, in a way, naisip niya, parang nakakaingit lang yung kapayakan. Diba? Pero ang hindi mo alam, yung mga tambay na yun, diba? Ang isip nila, how does it feel to have a life like Chris? Okay, diba? Madumidikit sila sa iyo. Okay. Kalibre. Sabi mo, win-win tayo. Wala kayong pera, ako magpapakain. Patawanin niyo ako. Ito impluwensya niyo ako. So iba-iba talaga ng ano eh. Hindi mo pwedeng ikumpara yung buhay mo sa buhay ng iba. Correct. Kasi hindi ka pwede, kasi at hindi ka laging pwedeng mainggit kasi for all you know, nainggit din sila sa iyo. Kanya-kanyang battles. Tama. So, basta ano lang, sinasabi lang namin, kung masyadong masikip, magulo, masalimuot, ang dami na nangyayari, take a breather. Relax ka lang, chill pero ka lang. Pero bottom line nito talaga, ano, nasa, paano na lang tayo nag-iisip? Kasi nga, di ba, happiness is a state of mind. Yes. Ano man ang status mo, mayaman, mahirap, may trabaho, wala. Kung ikaw marunong kang... hanapin ang kaligayahan. Hanap ng kaligayahan. Sa bawat bagay. Yes, it is within your control. Posible yan. Yes. Nakikinig sa atin si Ronald Armilio, yan, Apple Canyal, at ang mga baby na sila Yesha, Johan, and Zia at si Yoki na nakikinig sa atin. Boy. Good morning ang mga kabisyo natin sa Love Radio Calibo. Good morning sa inyo. Hi kay Aya Rolyo. Ay, batiin ko lang ng happy birthday kay Glenda Gonzaga. Ang pagbate galing kay Alice Batak. Yun. Happy birthday kay Lindsay ng Papamfam. Good morning. Mga kabisyo, enjoy the rest of your weekend. Sa Lunes tayo ulit magkakabanding-bandingan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile! Always your number one. SM Radio Station.